Pawid. Walang pananagutan ang Radyo Pilipino Corporation, 1FM, sa nilalaman na programang ito. Mga tangay, ang oras, alas 12.36 ng tanghali. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza-Tan. Princesa Liloigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, February 2, 2022. Narito na ang mga pangunahing balita na dapat yung abangan ngayong tanghali sa DYPR Balita. City Planning and Development Office pinag-aaralan na ang panukulang pagtatayo ng sariling gasoline station ng city government. DOH Mimaropa Region naglabas na ng mga nabakunahan sa Palawan at Puerto Princesa City. Rotational load shedding mararanasan sa Brooks Point at Batarasa. Number one wanted sa bayan ng Dumaraan, arestado. Sa balitang showbiz, mga kandidata ng Miss Puerto Princesa nag-public appearance na. At sa balitang good vibes, Little Shark Gaw sa Abordan, most shared ngayon online. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Palawan muna. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Mag-e-election na naman. Naghahanap ba kayo ng mura, quality at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata. Sa Tata. Ni Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata. Sa Tata. Ni Tata. Sa ibang katanungan, punta lang sa Rojas Street, katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 0915-786-0915. O mag-email sa tataknitatang@gmail.com. Tata ni Tata Printing Services. DYPR Balita Tanghali. Sa detalye ng ating balita, City Planning and Development Office pinag-aaralan na ang panukulang pagtatayo ng sariling gasoline station ng city government. Ang detalye ng balitang yan nakatid ni Chris Barrientos. Ongoing ngayon ang pag-aaral ng City Planning and Development Office ng City Government kaugnay sa isinusulong ni Consel Elgin Damasco na pagtatayo ng sariling gasoline station na lungsod. Kasunod pa rin ito ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa Puerto Princesa na mas mataas pa nga ang presyo kada litro kumpara sa ibang munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan. Ayon kay Damasco na siya ring chairman ng Committee on Energy ng City Council, sa pag-aaral na ito ng city planning ay matutukoy kung magkano ang pondong kakailanganin para sa pagtatayo ng sariling gasoline station ng city government, paano ang magiging sistema, at kung ano-ano ang bentahe nito sa mamayan ng lungsod. Sa ngayon kasi anya ay wala talaga tayong magagawa sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petroleum products dahil sa umiiral na oil deregulation law na kailangan pang maamyandahan ang batas na magsisimula ang proseso sa Kongreso. Sinabi pa ni Damasco na aprobado na rin noon pamana ang mga ginawa nitong resolusyon. At pabor naman dito, si City Mayor Lucilo Bayrona, kaya nga inatasa nito ang city planning na gumawa na ng pag-aaral at nasimula na rin. Sakaling matuloy, may mga lugar na rin anyang na-identify ang city government para sa pagtatayuan ng sariling gasolinahan. At ang kailangan muna sa ngayon ay matapos ang initial study na ginagawa ng city planning. Matatanda na kahapon ay muling tumaas ang presyo kada litro ng produktong petrolyo sa Puerto Princesa ng 55 centimo kada litro. Chris Barrientos para sa DYPR, una sa puso ng mga palawin. DYPR Balita.
Maraming salamat, Chris Barrientos. DOH Mimaropa Region naglabas ng mga nabakunahan na sa lalawigan ng Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Naglabas kahapon ang Department of Health Mimaropa Region ng mga nabakunahan na sa bawat probinsya at sa buong regyon. So, nilabas na data ng DOH Mimaropa sa lalawigan ng Palawan at Puerto Princesa. Sa Palawan, ang target na dapat sa mabakunahan ay nasa 675,122 individual at ang nabakunahan na o fully vaccinated na ay nasa 337,242 na kutumbas ng 49.95% individual na vaccinated base sa data ng DOH sa Mimaropa Region. At ang partially vaccinated individual naman ay nasa 67,663 na katumbas naman ng 10.02%. At ang mga ito ay mula sa iba't ibang mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Ang kailangan pang isalalim sa vaccination ng pamalang panlalawigan ay nasa 270,222.27 na individual na katumbas ng 14.03%. Mayroon namang naisala ang Palawan na nabakunahan ng first dose na nasa 204,895 individual o saan na posibleng hindi pa rin agad-agad maabot ang herd immunity na tinatangkang maabot ng lalawigan ng Palawan. Ang na-allocate naman na vaccines sa lalawigan ng Palawan at sa ibigay ay umaabot na sa 700,576 ng iba't ibang mga bakuna. Ang Puerto Princesa City naman ay may target na population na dapat na mabakunahan ayon sa DOH Mimaropa Region ay nasa 202,756. At ang fully vaccinated na naitala nila ay nasa 162,183 individual na may katumbas na 79.99%. Pero paliwanag ng DOH Mimaropa, ito ay tabu ang target lang na 2.2 individual kaya malayo pa para maabot ng Puerto Princesa ang herd immunity. Ang partially vaccinated individual naman ng sidada ay nasa 13,148 kung saan ang kailangan pang ma-fully vaccinated ng Puerto Princesa ay nasa 175,331 na may katumbas na 86.47% para tuloy ang maabot ang kanilang target. Ang inilaang vaccine o naipadala ng vaccine sa Puerto Princesa naman na ay nasa 351,138 na ibang doses naman sa bakuna. Romy Luzares, para sa duwita ng una sa puso ng mga Palawan na. Oras alas 12.45 sa ibang balita, rotational load shedding mararanasan sa Brooks Point at Batarasa. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos. DYPR Balita. Dalawang araw na makararanas ng rotational load shedding ang mga consumers ng Palawan Electric Cooperative o PALECO mula sa mga munisipyo ng Brooks Point at Batarasa. Base sa pabatid na pinalabas ng PALECO Brooks Point Satellite Office, mula ngayong araw hanggang bukas ay magsasagawa ng rotational load shedding sa dalawang munisipyo dahil nagkaroon ng diferensya ang mga makina ng DMCI sa bayan ng Brooks Point. Partikular na maapektuhang lugar ay ang mga barangay ng Tarusang hanggang sa barangay Rituba sa bahay ng Batarasa para sa araw na ito. Pero dahil ito kung saan mula kaninang alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 2 ng hapon ay walang kuryente sa nasabing mga barangay, habang sa Cardinal Agri naman ay mula mamayang alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bukas naman February 3, alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ay mawalan ng serbisyo ng kuryente ang Cardinal Agri, habang sa Barangay Tarusa naman sa Brooks Point patungo sa Rituba sa bayan ng Batarasa ay alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At muling mawala ng kuryente sa Cardinal Agri mula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw kinabukasan February 4. Ang PALECO ay naglalabas ng schedule para sa nasabing rotational blackout upang makapaghanda ang mga maapektuhang residente. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng PALECO sa natutupad ngayon na rotational load shedding sa dalawang bayan. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Police Report.
ating police report, number one wanted sa bayan ng Dumaran, arestado. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Police report. Nahulog sa kamay ng Palawan Criminal Investigation and Detection Group ang itinuturing na rank number one wanted sa bayan ng Dumaran na naresto sa mismong tahanan to sa Barangay Bohol, Dumaran, na kinilalang si Marlon Igania Agda, 43 anos, sa binata at bangisa. Sa pamagitan ng pinagsalig na grupo ng mga operatiba, nahulad sa pagsabihan ng warrant of arrest na inisyo ni Judge Emmanuel Argaso, presiding judge sa Home Family Court sa 14 Gasti, Taytay, Palawan. Naharap ang sosyo sa kasong Act of Lasciviousness in relation to Section 5B at Public Action Section sa ilalim na ang criminal case number ROS-20-40909 na kung paan ang inirekomendang piyasa ng korte para sa pansamangit ng kalayaan ay nasa 200,000 pesos. Romelu Sares para sa buhay piyara ngayon sa punto ng mga palawin na. Police Report! Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Abangan ang ibang detalye ng mga balita makalipas ang ilang sandali. Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. BYPR Balita Tanghali. Ting balita sa balita ng kuyunon. Bureau of Immigration aga simpandon sa pag daraguyon ang mga turista sa February 10. Ang baritang kuyunon, yatad ka natin ni Ms. Nanette Pijapco Trampe. Ang Bureau of Immigration agapreparar din na pipintong pagdaraguyon ang mga magarabot ng international pasahero matapos magdesisyon ng gobyerno ng Abrian umanang pipintong mga foreign tourists sa February 10. Sigun sa tulbutan ni BI Commissioner para magservisyo ng ipapabot na duga ng pasahero sa mga airport. Ipaalam na ni Morente na nabuinan din ang bitangya ang mga officers sa tekuwi ang COVID-19. Daling naglibas na tunis, 401 sa mga katawan ng kasay ay ang mabalik din sobra. Katapan ka ng Daka District na iya ikag-quarantina. Akon pa si Morente, magapadayon sa dayobra ang matindira ni ang papabot na duruturong pasapero sa madaras na po. Daring January 31, 2020, three ka-immigration officers din lamang nakadistino sa Taiya ang agapayad pa sa COVID-19 kung si Attorney Carlos Capulong, agapangulo sa BI Port Operator. Ang Interagency Task Force on the Management of Infectious Diseases akon nga ang mga fully vaccinated foreign tourists na rapid sa pakon sa Pilipinas sa Siliri 30 Kadlaw, Karavisa, base sa padayon na pagbasa ang mga kaso ang COVID-19 ng aglilibas ng Kadlaw. Nanet, pwede ako trampe para sa DIY. Mayroon sa ang kutino sa kaunan sa tagpuso ni Akong Apatapenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Ms. Nanette Pijapco Trampe, sa pagkakataon po na ito, makakausap natin sa via phone ang COVAC
head, si Doc Rick Panganiban, at the same time siya po ang City Health Officer. Makikibalita tayo sa vaccination sa Puerto Princesa. Magandang tanghali, Doc Rick. Magandang tanghali. Ay, Doc. Doc, maganda na yung numero natin sa inilabas niyong bagong advisory na sa malapit na nating maabot ang ating herd immunity. Nasa 160,395 na po yung ating fully vaccinated, Doc. Ilan? 160,392. 69% na po as of January 31. 161,134. Oh, okay. Ito kasi, Doc, yung hawak ko is as of January 31. So, almost 71% na po tayo or 70%? Ano po? As of February 1 po yun kahapon. Kasi kahapon meron tayong activity. So, 161,144. Oh, okay. Doc, sa tansyanin nyo, kaya ilan natin kasi maliit na numero na lang po siya. Kailan natin maaabot itong herd immunity, yung 233 resident na dapat mabakunahan? Ang pinapabakunahan sa atin ng COA, hindi ko alam kung saan nila sumusuwa. 120,000 lang target na binigyan na sa amin. Oh! Yan yung sa atin, Doc. Pag naging meeting kami, yun ang sabi nila, out of 190,000 target, hindi natin alam baka meron silang epidemiological data na pinagbabasihan. Kasi tayo naka-base lang talaga at 70% ng population. So kung tagtag na natin 300,000 200,000 more than, diba? So mga sa inyong ano po, sa inyong estimate, matatapos ba natin or maaabot natin to before ng March, Doc? Ay, kung alam mo, depende naman yan sa mga kababayan natin eh. Kasi kung magpapapakuna sila, baka dalawang linggo lang, matapos na namin yan. Kaya namin magpakuna ng 5,000 hanggang 6,000 isang araw o hindi yun pa. So, kung times 5 mo yung 25,000, more or less, mga isang linggo, dalawang linggo, tapos na namin yan. Yes po, oo. So, depende yan sa bulk ng dami na pumupunta sa atin. Pero yung ating urban, yung coverage natin kasi dito sa urban, taas na compared sa rural. Magkaiba kasi yung kanilang dahil yung strategy kasi natin ay unahin talaga natin yung urban area. Pero ngayong mula itong pumasok yung January ay pinupunta natin isa-isa yung mga rural barangays. Itong week, pumunta tayo noong Monday, Tuesday, ngayon meron ulit. Northern barangays natin, Dangugan, Dinduyan, Concepcion, yung pamamayan hanggang Santa Paz, pababa. So, next week, ganun pa rin. Yung mga barangays pa rin tayo pupuntahan. Pag naubos natin yung northern barangays, kasi nauna yung yung dito sa northwest, yung Kamayugan, Buenavista, saka Tacines, nauna yun eh. So, titingnan namin kung saan pa ang kailangan namin pabalikan banda doon. At then lilipat na kami sa south. Okay. Tapos yung dito sa urban barangays namin, this week, next week, magpumpisa na rin kami yung isahin yung mga barangays. No? Kami na mismo ang pupunta para yung medyo na tinatamad na pumunta doon sa ating mga vaccination sites. Kami na po ang pupunta, lalapit na ang pumunta ng mga barangay. Doc, compared to nagsimula tayo hanggang ngayon, mas madami na yung nagre-respond sa panawagan ng gobyerno na magpabakunan dahil nga later on magpapatupad na ng no vaccine no entry sa ilang mga establishment. Na po kasi yung last year pa hanggang itong early next year, January. Marami na talaga. So, ngayon, napapansin natin, umuunti na siya. Saka dahil na siguro na, dahil marami na rin talaga na yan ang bakuna. Tapos, at the same time, ngayon, medyo matataas kasi ang cases natin. Siguro, ang sabi sa mga staff ko, baka yung iba daw may mga sakit kaya hindi pumunta sa bakunahan. Oo, ang bilis kasi trangkaso lang, Omicron na pala. Kung meron kang nararamdaman.
sa babaw na. Dok, kumustahin ko po yung vaccination itong 5 to 11. Makakapagsimula po ba tayo ngayong February? Valentine's po. Oh, wow. Yung ang sabi ng ng ating DOH. Ating DOH na kasi February 4 ang start sa NTR. Mm-hmm. Then ang target ng nationwide rollout ay sa February 14 sa Valentine's. Monday po yun eh. Wow, ang saya. Anyway, paano po sila makakapag... Kasi yung unang balita, Doc, di ba, hindi pwedeng pumunta lang doon. Kailangan pa din mag-register. Opo, ganun pa rin. Kasi dadaan ka pa rin sa tamang proseso. Mm-mm. So magre-register ka pa rin. Parang yung ginawa ng sa lahat po, di ba? 12 years old pataas naman lahat nagre-register, di ba? Kasi kailangan natin ipasok sa data lahat. Mm-mm. Hindi pwedeng So para maipasok ka sa data, kailangan mag-register ka. Kasi kung magpaparegister ka sa on-site, tatagal. Tatagal. Nauubos yung oras natin. True. Kapag bakuna ka agad tayo ng mas mabilis, mag-interview ka pa mga 10-15 minutos. Yes. Puro interview lang ang ginagawa natin, sayang. Samantalang pwede man natin gawing mag-pre-register ka bago ka pumunta sa vaccination site, ay register ka na. Diba? Kaya naman natin gawin yun. Yes po. Ayan, Doc. Pwede nyo pong sabihin kung saan sila pwede mag-register, anong pwede nilang puntahan, or pwede doon sa CityCovac o Facebook dahil may link kayo na nilalagay doon. Opo. Kung friends sa CityCovac, pwede po mag-register doon online. Mm-hmm. Then sa ating mga barangay hall, may mga screen tayo dyan. May mga barangay na nag-register. Hindi ko alam itong mga mall natin kung sige-sige pa rin itong registration na nila. Do kasi dati meron niya sa Robinson, sa SM meron. Mm-hmm. Then sa office ng Underground River sa may Mendoza Park. Then po yung mga... Then sa barangay hall natin. Pwede mag-register. Kailangan mo lang naman ng ang internet. Mm-mm. Doc, itong February 14 na nationwide vaccination sa 5 to 11 years old, dito lang muna sa Puerto Princesa, yung mga barangay later on na po? Opo. Opo, tama po yun. Kasi hindi natin makaya na isabay kaan natin yung sa mga rural barangay. Ganun na pa rin po yung strategy natin. Upang na tayo dito sa urban, then pagka, ganun din eh. Halos, pero yung sa 12 to 17 naman natin, halos ilang araw lang, ilang linggo lang. Kapag rin ka dati sa mga rural barangay. Okay. Lastly, Doc, yung booster shots po natin, ilan na po yung ating na-administer sa na booster shots po? 13,000. Oh. 13,000. So ito Doc, mataas na ba yung numero na to sa expected natin na magpapa-booster? Tingin ko kulang pa kasi marami pa talagang kung gano'ng kadami yung fully vaccinated natin, yun din ang eligible para mabigyan ng booster. Although, simply mag-ilte tayo ng 3 months after ng second dose mo bago ka mabigyan. Okay. Ayan. Dok, dahil nga konti na lang yung oras natin, nasa inyo po yung pagkakataon para manawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga hanggang ngayon hindi pa rin nagpapabakuna or natatakot magpabakuna at doon sa may mga anak na 5 to 11 year old ba? So yung po doon po sa mga kababayan natin hindi pa nakapagpabakuna. Ito pong ating problema sa COVID ay isa sa pinaka strategy natin para tuluyan natin hindi man natin totally mawala, no? Pero at least makakunti na tayo makaback to normal, no? Yun pa nakikita natin sa ibang bansa, no? Nila kasi pag fully vaccinated ka, kung matibawa mga tamaan ka o whatever, so mostly walang symptom. So di kaya magkakaroon ka konting ano, then you're back, no? Yung iba, kahiga lang sa bahay, ilang araw lang, then okay sila. At yung mga na-hospital talaga, yun po talaga yung mga walang vaccine. Yung mga na-hospital, yung mortality, yun talaga yung mga walang vaccine.
So, okay. Nakikiusa po tayo. Ito po, hindi naman para sa amin, para sa ating lahat ito, no? Na yung pangkababayan na hindi pala nga pagpapakuna. Magpapakuna po tayo. Open po ating curriculum. Then, booster dito sa Robinson. Then, sa SM, yung Central Low Center. Sa NCTC, meron tayo. Then, pupunta rin tayo sa mga barangay. Alam yun po na kung kaya schedule sa barangay. So, i-avail na po natin doon. Eh, wala naman po yung bayad niya. Hindi naman po. Para sa inyo po yan. Para sa akin. Okay. Maraming salamat, Doc Rick Panganiban. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Okay. Ayan po si Doc Rick Panganiban, ang City Health Officer at City COVAC Head. At abangan sa aming pagbabalik ang balitang showbiz at balitang good vibes. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Palawan muna. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Kitam. Ti amo. Sarayo. Ashitro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Caliana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. YPR Balita Tanghali Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, mga kandidata ng Miss Puerto Princesa, nag-public appearance na. Ang detalye ng balita mula kay Joel Contrivida. Showbiz Balita. Yung festival. Ito na ika-150th founding anniversary ng lungsod at ika-labing-walong taon ng Balayong Festival. Kasabay ng Dragon Dance presentation sa SM City kahapon ay kasabay nitong rumampa ang 20 na opisyal na kandidata ngayong taon kasama ang reigning queen na si Jemima Joy Zabala. Ang 20 kalahok ay kakatawan sa iba't ibang barangay ng lungsod. Ito ang barangay Bagong Pag-asa, Bagong Silang, Bangkaw-Bangkaw, Benduyan, Inagawan, Irawan, Kamuning, Luz Miminda, Mabuhay, Makaraskas, Mangingisda, Pagkakaisa, San Manuel, San Miguel, San Pedro, Siksikan, Santa Luites, Santa Monica at Barangay Tinigiban. Soon to announce pa rin ang mga official dates ng competition. Joy Contrivida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating Balitang Good Vibes ngayong tanghali. Marami nga ang gandang-ganda sa sinasabing Little Siargao ng Palawan. Ito ay matatagpuan sa Barangay Apurawan sa bayan ng Aborlan. Ang mga larawan na ito ay pinost ng Palawan Vibes Palawan Vibes Facebook page kung saan pinapakita ang isang kalsada sa pagitan ng mga matatayog na puno ng nyug. Kahalintulad ng mga picture at video sa isang spot na Siargao na madalas daanan ng mga nakamotor na turista at bisita. Karamihan sa mga nagkomento ang nagsabing malaki ang potensyal ng Aborlan kung sa ganda lang naman ng lugar. At sana nga daw ay mapansin na ito sa hinaharap sakaling magnormal na ang pagbiyahe at wala na ang virus. Relaxing at totoong nakaka-good vibes talaga kung ganitong tanawin ang dadaanan mo araw-araw, lalo na sa mga panahong ito na malamig pa ang simoy ng hangin. Mayroon ng mahigit 350 shares ang Little Siargao post na ito sa Palawan Vibes.
ng good vibes. At sa mga nagliligmog ko yun nun, Amos, madal kita ko yun nun, ituturo ka na to ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikuyunon. Mayad nga daw kanin nung tanan mga tangay, bug, titinaig mga gurang-gurang. Ako yung tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid, sa tang pagadali lingwayin ko yun nun. Ang opisyal nga lingway, iyang probinsyang Palawan. Sadlaw nga dyan, bisarang ko yun nga tangadalan mamanang malisod. Ang malisod mamanang tawag sa pagkabatang nga durong kakuri, labi pa rin da sa kabuyang mga tao nga pobre. Sa Tagalog, ang malisod ay katumbas ng mahirap, lalo na kung ito ay tumutukoy sa kalagayan ng isang tao. In English, malisod means poor. Ta gamitin ta sa tangtultulanan ang bisarang malisod. Makunbaya si nanay kami kuno, arala mga ikwarta, pero kami bukan malisod. Mga tangay, kadangag tagag man ta, igamitin ta tanglingwain ko yunon. Diyan nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga adlaw kaninong tanan. Amdig! Amos! Madal kita, ikuyunon! Magandang tanghali kay Cap Banji Aquino. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Yan ang pangkabuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng tanghali. Maraming salamat. Ako si Ruth Rodriguez. Ako si Nico Mendoza Tan. At yan ang DYPR Balita sa tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa 95.1 1FM.